Ngayon, dadakaw na po tayo sa pagbibigay. Makipagpapas po kayo sa akin sa Deuteronomy 15:10. Nakalagay dito, you shall surely give him, and your heart shall not be grieved when you give to him. Because not for this thing, the Lord your God shall bless you in all your works, and in all that you put your hand to. Amen. So nakalagay po dito na, you shall surely give him. So sinasabi po ng Diyos na dapat tayo nagbibigay sa Kanya. Pero hindi po rito nagtatapos yun. Sabi dito, and your heart shall not be grieved when you give to him. So sinasabi po ng Diyos na pag tayo nagbibigay, hindi lang basta nagbibigay tayo na, nasabi natin na pagbigay na ako. Hindi dapat, wala tong halong kalungkutan. O buhay to sa aking puso, amen po ba? Kasi kung titignan natin sa araw-araw nating buhay, sa dami pa naman ng blessings na ating natatanggap, sa tingin niyo po ba ang Diyos pag binibigyan tayo ay may halong kalungkutan? Sa tingin niyo po ba may halong kalungkutan yun? No, amen, di ba? So, pag tayo po nagbibigay, dapat wala din halong kalungkutan kung bukal to sa ating puso. Maraming matanong nyo, ano ba ang mga uri ng pagbibigay? Meron po tayong tinatawag na tithes or yung pagbibigay po ito ng 10% maaaring sa allowance natin sa mga estudyante or sa sahod ng mga manggagawa. Example, ako po ay nakakatanggap ng 200 pesos a day pag sa pagpasok mo. So, ano po ang 10% ng 200 pesos? 20. So, 20 pesos. Ibigay natin yun sa Diyos, di ba? So, sino ang lugi? Tayo ba ang Diyos? Grabe yung Diyos talaga. So, hindi tayo lugi. So, yun po ang tithes. Meron din tayo yung tinatawag ng offering or yung pagbibigay na ayon sa ano sinasabi ng ating puso or sa hinihingi sa atin ng Diyos. Paano kung sinasabi ng iba na, Kuya Josh, gusto kong magbigay, kaso wala naman akong may bibigay. Sabi sa Deuteronomy 16:17, every man shall give as he is able according to the blessings of the Lord. Your blessing and the Lord your God which he has given you. So ang Lord may bibigay ng blessing at pag nakita ng Lord na gusto mo talaga magbigay, sabihin mo lang sa kanya, for if you shall ask, you shall be given. So ipakita mo ka sa Diyos na gusto mo talaga magbigay at in an instant, sinasabi ko sa'yo na pag nakita ng Diyos malinis ang puso mo at gusto mo talaga magbigay, siya mismo mag-provide para ikaw ay makapagbigay. Amen po ba? Amen. At sinasabi din sa Deuteronomy 15:10 na the Lord your God shall bless you in all your work and all that you put your hand to. So, okay, nakapagbigay na tayo. Kaya ano ba yun? Sabi dito, ang Diyos ay pagpapalain ka sa lahat na iyong gagawin. Amen po ba? So, sa mga estudyante, hindi po tayo exempted. Ako ho, kahit estudyante ako, alam na alam niya ng mga kapatiran namin sa bahay na tuwing ako ay nakakatanggap ng allowance sa school, pinapahiwalay ko na ho yun para sa Diyos. May sarili ho akong wallet na nasa box ko na pinapalagay ko ho doon yung pera na nakalaan para sa Diyos. Amen po ba? So, hindi po yung estudyante tayo, eh, feeling natin exempted na tayo, hindi po. Eh, Kuya Josh, ano naman kung nakapagbigay ka? Ako ho, estudyante ako. At sinasabi ko sa inyo na hindi lang ako binless ni Lord financially. Kung hindi, may bonus pa po na pinagpapalay niya ako sa pag-aaral ko. Amen po ba? In fact, kanalabas lang po ng grades namin at nagpapasalamat ako sa Lord dahil muli teacher na naman po ako. Amen po ba? So, hinahamon po po kayo na magkaroon tayo ng kabigatan upang tumulong sa mga kailangan ng church and I guarantee you, ako ho, living testimony na ang pagbibigay ay hindi mo pupul into vain. Kasi ang Lord, pagpapalain kayo, hindi lang financially, may bonus pa po ito sa lahat ng gagawin ninyo, pagpapalain mo po niya kayo. Amen po ba? Amen. So, tayo ho yung magbigay ng bukal sa ating mga puso. Amen. Ipanalangin po natin ang Lord, maraming salamat dahil alam po namin na ibabalik niyo po sa amin ito ang siksik bibigyan ng mahapaw. At ang bawat maming binigay, Father God, ay hindi nasasayang po hindi magagamit para sa ikabubuti niya yung pangalan, Father God. Lord, sa mga hindi po nakapagbigay ngayon at may puso magbigay, tayo, Father God, na mag-provide para sa kanila.
We ask for your blessings, Father God. In Jesus' mighty name, amen.